Recording. Okay, so good morning class and welcome to our subject, Application Development and Emerging Technology. And our topic for today is about PhoneGap, PHP and MySQL. So before we continue, let's have an attendance. Group section 1. Date today, October 13. Kasuga. Present, sir. Eugenio. Sir. Present. Florendo. Mr. Florendo. Sir, nag-chat po siya. Nag-chat siya. Gallegos. Present. Present. Legaspi. Sir, mabagal daw net. Ayaw yung... Mabagal daw. Oo nga yun. Oh, wait. Legaspi. Wala si Legaspi. Mabagal yung internet. Okay. Makabitas. Sir, present. Present. Madriaga. Present. Yeah? Present, sir. Mapalo. Sir, hello. Mikwa. Mikwa, hello, Mikwa. Morning. Present. Ortega. Ortega. Sir, wala sa Oriente. Padua. Present, sir. Pascua. Wilmer Pascua. Present, sir. Zamoranos. Present, sir. Present, sir. Alagna. Sir, present. Kasi. Present, sir. Present, sir. Oh. Kacho. Sir, Loren. Present, sir. Alang Legaspi, present. Tapos si Kacho, present. Present, sir. Manalo. Yes, present, sir. Numus. Numus. Present, sir. Nag-chat, sir. Orfiano. Present, po. Perez. Present, sir. Okay. May absent ba? Present naman lahat. Very good. Okay, so so this is our topic for today. It's all about the PhoneGap development. No, it's not the login, pero isa. Dalawa kasi yung PowerPoint presentation ko. So PhoneGap, PHP, and MySQL. This topic is for midterm, pero pinaaga ko lang para magawa nyo na yung final project ninyo. Okay, so... We have here the reference. Ibibigay ko later on yung reference kung saan ko kinuha to. Ayan. Oh, by the way, meron pala tayong bagong programming language na lalabas. So, definitely, kapag nag-graduate na kayo, meron tayong bagong programming language. Baka, ayan, Snake. FYI lang. Ayan. Ayan, meron tayong Snake programming language. Diba? Bago lang dati Python. Ruby ngayon, meron lang tayong Snake programming language. So definitely, yun nga, nagbabago-bago yung programming industry. So kailangan up-to-date din kayo sa mga bagong programming language. Okay? So yun lang, FYI lang. Now, ito yung kinuha ko na
the reference. Actually, marami pa itong mga reference eh, pero ito yung isa sa mga magaganda kasi you can download it already. Ibibigay ko later on yung reference na to, i-upload ko sa Google Classroom natin. And then even yung PowerPoint presentation. Yeah. So phone ka plug, no, hindi yung nag-in. Yeah. Okay. So definitely this activity or demonstration will teach you on how to connect your mobile application to a database using the SAMP. Yan. So yung phone gap with PHP and MySQL, take note that the phone gap is only reading HTML, cascading style, and JavaScript ang programming language niya. Hindi niya kayang basahin ng PHP. And as well as yung MySQL is connected to our PHP. Pero paano niyo mababasa yung PHP programming language natin kung ang phone gap in JavaScript na ang programming language niya? That's why papasok na si jQuery and si JSON. So papasok na sila. So jQuery, JSON is a family of JavaScript. Yeah. So this is an example. Ito yung code for creating a table. And then, how to connect. Same, kung mapapansin nyo, same dun siya sa ano eh, yung PHP connection, database connection. So, yun din, we have the MySQLi connect. You can use also the PDO connection. Pero mostly kasi, ang ginagamit nowadays is the MySQLi connect. We have the localhost, root, username, password, and then the database name. And then here the insert, okay. So for the insert, so ganun din, same yung query. So insert into the table name, the columns, and then we have the variable. Kung maalala nyo pa yung web application niyo, kung paano siya mag-connect. So, same lang sila. And even the update, ganun din. Siguro naman alam nyo to, yung this one kung saan kinuha doon sa form. Ito naman, to get yung post. Para makuha niya yung data. And then, ibabato niya doon sa variable ID. And then, same, title, duration, and price. And then, we have the delete, same. What is set? Pag yung iset kasi, kapag na-activate or napindot mo yung delete. Okay, yan. And then we have the get ID. Get and post, same lang sila kumukuha ng data. Okay, so during our con, I-discuss that, yung get and post. And then for the display naman, this is for the read. Ganun din, select all from the table name. And this one is the database connection, yung DB. Yan, ito, db.php dapat yun eh. Yun, bumaba lang siya. Anyway, yan. So, basic lang siya. Yan yung database connection, yung delete. Ito yung display, yung retrieve. And then, ito naman yung form for the HTML. So, we'll be using the JavaScript. Take note that the phone gap is using the JavaScript as its programming language. So, kaya gagamitan natin sa ng JavaScript and then si Ajax is the family of JavaScript. And then the jQuery is used for the design para maganda yung design niya. You can use also the jQuery. Okay, so we have here click function. Nag-JavaScript na ba kayo nun? I think meron na kayong knowledge sa JavaScript. Paano yung function? So for example yan,
Kapag ito kasi yung body, ito yung design niya. So we have here the insert database button. Pag-click mo si button, pupunta sa readjson.html. So later on, magbibigay din ako ng code for the readjson.html. And then here, ito yung cascading style, ako lang yan, CSS, yung classes niya. If you still remember yung cascading style, kung paano gumawa ng class, ID, etc. And then, it input type, ID, title, yung kwan lang, ID insert. So, titignan natin dito, insert, yan. Anong gamit nito? Yung sharp insert. It will call this one. Take note na ang JavaScript, ang ginagamit niya is ID. Okay? Yan. So, ID, insert. So, kapag click ko daw si button, it will call. Iko-call niya yung function dito sa JavaScript natin, insert. So, ano yung function na to? Ito mismo. Yan. Now, it will get the value of the title. It will created a variable name, title, duration, price. Nasaan yung title? This one. Pag hashtag, sharp yan, hashtag title, titingnan niya yung ID dito. So, we have here the label, yan, input type, text, ID, title. Para kukunin niya to, i-call niya dito, it will be using the hashtag title. And then even the duration, and then the price, mayroon siyang hashtag. Ibig sabihin, kinukuha niya yung ID. Nandito yan sa form, okay? Isang file lang to, isang file lang siya. And that value, to get the value. And then it papasa niya sa mga variable title, duration, price, etc. And then it will maglalagay na naman siya ng bagong variable, for example, data string to get naman lahat ng yun. So, we have the title, the duration, the price, and then yung insert, for the insert. And then, yung length para makuha niya. Ang importante lang dito is this one, is the Ajax. Basta ito, kinuha niya yung value from our form. After getting the value, then this is the Ajax for PHP. Iko-call na ngayon niya si insert.php. And later on, we'll be changing the local host to port o yung IP address later on na yan. And then, insert. Then, kukunin niya yung mga data. Connecting, if in case na magkakaroon siya ng error, connecting lang ang magpapakita doon. And then if successful, then yan, inserted. And then submit. If error naman, then it will alert an error. Magpapapop siya ng error. So, sa insert.php, ito yung HTML ha. Sa insert.php natin, ito yung insert.php natin. Is set, ibig sabihin, yan. Click niya yung insert function. I mean, insert. Click niya yung insert. So, pupunta yan ngayon dito. Ayan, yung insert natin. So, same. Kinuha niya yung title, duration, and price, and etc. Okay. Sino nagpasa nito? Si JavaScript. Dito niya pinasa. Okay, si Ajax. Lahat ng mga data dito, pinasok niya dito. Ulitin ko ulit. From the form, dyan yung ID, title, duration, ipapasa niya kay JavaScript. Okay? Papasa niya kay JavaScript at si Ajax naman, siya ang mag-co-connect yung mga data natin doon sa PHP natin, insert. So, hindi siya direct.
hindi katulad sa web application na direct si itong form HTML, direct na siya, di ba? Kung mapapansin nyo noon, pag direct siya, this is name. Name is equal to ID, name is equal to title, name is equal to duration, and etc. Pero dahil JavaScript ang gagamitin natin, kasi JavaScript lang ang kayang basahin ni PhoneGap, then we'll be passing this value into dito sa JavaScript. And then ipapasa niya kay Ajax para maipasa niya kay PHP. So, nasa center ngayon si JavaScript. Okay? So, yun yung kanya. Hindi pwedeng diretso. So, kailangan pa rin natin si Ajax at saka si JavaScript. Okay? So, same with the read naman. Ito naman yung pag-display niya. Same din. Meron tayong form. Ito yung body natin yan. Meron tayong index.html. Yung homepage niya. And then it will get naman yan yung list. Okay, list view. Yung class niya, kinuha niya to sa ano eh, cascading style yung list. And then the ID is list view. So dito meron tayong list view. Ayan, yung kinol niya yung list view, this one. And then it will display, yan, yung ID, yung title, duration, and etc. Okay? Yan. Yung PHP naman niya, kasi nandito yung ano natin, nandito yung query, yung MySQL query natin, yung JSON.php. Ah, ito siya. Yung select all, yung display data. Select all from course, detail, and etc. Okay? So, let's proceed. Ganun lang yung kanya, pagbato niya. Ulitin ko ulit para maintindihan. Nee, sako na lang tayo. Okay, pupunta ako ngayon. Okay, so take note na kailangan naka-install si SAMP. Okay, so naka-install si SAMP, pupunta tayo kay SAMP, kay htdoc. Okay, yan. Ito yung htdoc natin. And then you will create a project. Pwede i-copy-paste ninyo. For example, in our previous activity, we have the phone gap. Yan. Once na nakagawa kayo ng project dito sa phone gap, I mean niya, ng phone gap. Yan. For example, itong project X, kung maalala nyo pa, pwede nyo itong i-copy. Okay, copy para hindi na kayo mag-create ulit. And then, ipipaste nyo na lang sa SAMP htdoc. Take note ha, SAMP htdocs. Tapos dito mo siya ipipaste. Yan. Medyo matagal. Okay, so once na-paste mo na yung project, ganito na mangyari. So, for example, ito lang ha, pinapipaste mo doon yung nagawa mong project. And then, ito na siya. Okay, now let's take a look about the www. Okay, meron na akong ginawa dito. Ito yung database. Anyway, ibibigay ko to sa inyo lahat. Ito yung database, yung mga resources sa nakuha. Ayan. Ayan. Yung mga references natin. Okay, so let's continue. Punta muna tayo sa okay, sa index muna. Pakita ko lang muna yung output. Okay? So pakita ko lang yung output. So command, I'm using the CLI. So pupunta ko kay SAMP and then htdocs. And then syempre dun sa name PhoneGap. So that is the name of the project, PhoneGap. And then PhoneGap, i-run ko muna, serve. Okay? Pag PhoneGap desktop okay lang, pwede n'yong i-run doon. Pero as dapat it should be inside the SAMP htdoc PhoneGap, okay? Yan, dapat nasa loob siya. So try natin. Ito yung IP address. Copy.
And then let's open another tab. So ganito yung mangyayari. Ito yung magiging itsura niya. And if in case na pag nasa ako naman siya, nasa mobile phone. So convert ko lang mobile phone. Yan, ganito yung itsura niya. Pero hindi na kita. F12 lang yung pinindot ko doon. Yan, ganyan siya. Okay? Yan. Home. Yung nagpaganda dito is DJ Query. Yan. Mag-insert tayo. Insert, inserted, then, yun, nag-insert siya. Okay? IP address ha, IP address. Baka nasanay kasi kayo sa localhost, etc., di ba? Pero dito kasi, phone gap yung ginagamit natin. Yan, so nirun ko, nilagay ko doon. Okay, so punta tayo ngayon sa codes. Yung unang-una kasing magpapakita doon is the index. So this is the index. Hindi ko na nilagay yung index dito, pero for the SAMP and PHP MySQL, the index is the homepage na sabi ko na yan noon. So, let's go back here. So, ito yung index ko. Okay, punta tayo dun sa form. Ito siya. Insert database. Nasaan yung insert database? This is our body. Yan. Ito yung body ng HTML natin. Yan. Ito. So we have the title insert database. Ito siya, insert database. And then meron tayong read JSON. This is the read JSON. Okay? And then yan naka-div siya. BR breakline pagbababa, yan. So ibig sabihin ito naka-list. Yan. So si we have the input type. Ah, naka-hide lang siya, pero meron yan. Oh, tapakita ko lang ha, lalagay ko lang ng text. Nandito siya. Ayan o, ito siya. Ito yung ID. Hidden, kasi hindi naman na kailangan. Why? Kasi in our database is naka pakita ko lang. So, yung ID kasi is auto-increment. Naka-auto-increment si ID. Yan, auto-increment si ID. Okay? Kaya, in our code, yung index, I mean, the ID is hidden. And then, yun lang, si title lang nagpapakita. Yan. Title, label, title, ito. And then, we have the input type text. This is the input type text. Yan. So, basic lang siya. Yan. And then, here we have the ID, title, duration, and price. ID yung ginamit kasi JavaScript tayo, hindi tayo PHP. And then we have the ID insert. Pagdating sa JavaScript, pag kukunin niya na or i-call niya itong mga ID na to, it will be using the hashtag. Ayan, hashtag insert. So, kapag clinic ko daw siya, ito, button, then ibabato niya sa JavaScript. And then, ito na yung pag-click niya. So, kukunin niya si title. Yung nasabi ko kanina, kukunin niya si title, duration, price, from our form. And then, from that, ibabato naman niya. Ibabato niya sa AJAX. This is our AJAX. Now, saan ko kinuha itong IP address? In our PowerPoint, ang makikita nyo lang doon, I love it. Okay, ang makikita nyo dito, localhost. Ito, localhost, di ba? Kikita nyo yan, localhost. Pero dito kasi, dito, you have to change. Take note, you have to change the localhost to IP address. Saan ko kinuha ko to? Doon sa phone gap. Yung niran ko yung server ko. Ito. Yung niran ko yung server ko, ito yung pinakita niyang IP address. Just copy. Okay? And then, paste nyo lang dito. Kailangan nyo baguhin. And then, yung phone gap, this one. Okay? That is the name of the project.
Sa HT Docs, ito yung pangalan, phone gap. Phone gap siya. So that's why in my code, phone gap ang nakalagay. But in case na Project X yan, Project X yung lalagay ninyo. But sa akin kasi, the name of the project is phone gap. Okay? Kukunin niyo yung www and then go to the database and then it will go to the insert. Hindi na to bago sa inyo itong insert kasi same lang sila eh. Ayan. Title, duration, price, and then we have the query insert. Okay? Yung if queue, kapag successful daw siya at walang error, and then it will display success. Kapag kan naman, error siya. Kapag may mali. So that is for the index. And take note that my index, sa index ko, balik tayo sa W. Yung index ko is the insert. Insert siya. Okay? Yan. So, punta tayo dito sa output. Okay? So, this is my home page niyan, in insert. Pero pwede niyong palitan yan later on. Okay? And then, pag mag-i-insert ako, sabihin niya, inserted. So, doon yun sa inserted page. Nasaan yun? Inserted. Ayan, inserted. Nag-alert siya, inserted. Okay? Gumamit siya ng alert. Yung alert, although pwede kayong gumamit ng iba pang kwan, iba pang method, hindi lang naman ito yung method. Yung, ito kasi yung alert. But you can use... Yes, sir. But you can use other methods for notifying, for notification. Ayan. Okay? Then, sa read naman, yan. In my index ulit, I have my read. Yan. So, href lang naman eh. readjson.html. So, let's open the readjson.html. So, this is my readjson.html. And same, just change the IP address, the localhost to IP address. Na kung ano ang ibibigay ni PhoneGap na IP address. But for my unit, hindi nagbabago. Hindi niya binabago yung IP address. Anyway, yan. And then, this is the name of the project in my HD docs, phone gap. Ayan. And then, we have www, then we have the JSON. Now, let's take a look at the JSON. So, definitely, nandun yung select all. Oop, update yun. Wrong. Si select all from the table name. Okay? So, while, alam niyo na ito kung anong gamit niyan. Yung what is fetch, naituro ko na yan. Fetch is ibig sabihin it will get all the data in our database using the looping while. Abang naglo-loop yan, then this one is an array, di ba? So, kukunin niya lahat. Array 1, index 0 to end of file. Ito siya. Okay? And then, JSON encode to get the data, to display. Meron siyang echo. I-display niyo yun. Okay? So, yun yung for the read for the... By the way, nga pala, kinukol niya si database connection. For the database connection, we have the DB. Same. Yan. Localhost. Hindi ko na pinalitan yung localhost, ha? Ito, ha? Don't change. Baka lalagyan nyo ng IP address. Iba na yun. Okay? Yan. Kasi hindi siya kasali to sa phone gap. Ang kwan is yung we have the jQuery. Ito yung database name. You can change the database name. And then, delete. Same yung delete. Kasi meron naman tayong delete dito. Yan, meron tayong delete na sa form.html. So, let's take a look at the form.html. So, this is our form.html. Same, kukunin yung mga
information, etc. And then, yeah, you have to change the IP address then. And then even, ito kasi for the delete. I mean for the update. And then we have also for the delete. Yan, delete. So, pwede nyo i-separate if you want. Pero, dito kasi, para mas maganda, if you notice, kapag clinic niya, saka lang magpapakita yung update or delete. Kasi dati, di ba, ini-insert pa natin yung nilalagay natin the ID number that you want to delete. Di ba? Dito naman, in this example, you just click and then you choose if you want to update or delete. So, ito yung codes niya. Nasaan yun? Or you have the form. Okay. Ano itong ginawa niya dito? So, balik tayo doon sa... Okay. Itong get na to, same with the post. Pag ginamit kasi natin yung get, it will show the ID. This one. The title, the duration, and the price. Nakita nyo dito, nahalata nyo. So that's why the get is not safe. It's not secured yung get. That's why I'm using post. Kasi pag naka-post yung ginamit ko, hindi niya pinapakita dito. So safe and secure yung mga details. Yan. That's ito yung delete. I mean yung get. Kaya siya nagpapakita doon. So yun lang, and then nga pala by the way, so si PhoneGap, para mas mabilis tayo, I've already created eZip. You have to compress. Pero pag PhoneGap CLI naman, pwede mong pan, pwede kayo mag-build doon, but yung sa unit ko, I don't know kung bakit ayaw. Kinompress ko siya, just compress. Okay, so naka-compress na siya, and then go to build.com.phonegap, and then upload. Yan, choose a file. Yan, so sa drive C, some HD docs. Ito yung naka-zip, i-open mo lang. Okay, and then upload. Click upload. So once na naka-upload na yan, it will generate an APK. Okay. Rebuild all. Hindi ko na ulitin kasi baka mabagal yung pag-upload niya. So it depends on the internet connection kung kano kabilis yung pag-upload. But if you want, you can use also the PhoneGap CLI to develop an APK. Pero ayaw dito. So that's why I'm using the build.phonegap.com, mas mabilis. So nagbi-build. And then you can download the APK already. Pwede ba? Try ko lang. Choose PhoneGap. Upload. Try ko baka mabilis. Internet connection. Uploading 1%. 2%. Mabagal. Anyway, class, na-try nyo na ba dito sa build.phonegap.com? Class? Anyone? Hindi pa sir, po, sir. Na-try ko na, pero, Juan, bukod sa mabagal mag-upload, in the end, nag-error din siya. Sino sa inyo yung na-try na nag-successful? Hello. Ako, sir. Okay, so, successful naman. So it depends on the internet connection kung kuan. And then by the way, bago kayo mag-build. Okay? Bago kayo mag-build, I mean, you can use this one yung developer. If in case na meron kayong kuan, I mean, pwede sa inyo yung PhoneGap developer, yan. So nakaran na ito. Ako kasi ang ginagawa ko is chine-check ko muna using this one, the PhoneGap developer. So, try ko lang. PhoneGap developer to. So, insert.
Yan, inserted. Iba naman yung tsuna niya dito, di ba? Yan. So, okay. And then, read. Yan. Ganito yung itsura niya sa mobile phones. Okay, yan. Ano yun na? Phone gap. Phone gap. Pag okay na siya, pag okay na, saka ko siya, saka ako gumagawa ng, ano, bagal oh. Saka ako gumagawa ng ano, ng APK niya. Pwede niyong ikon yung ito, pero ayaw pa rin sa akin, hindi ko alam. Ang dami kasing i-install. You have to install the Git, and so on. Or if you want, kung sino yung mas mabilis sa internet connection sa mga classmate ninyo, you can send your project to them. Yung zip, isend nyo na sa kanya, sa kaibigan nyo, sa mga classmates ninyo, and then sila na ang mag-build ng phone gap kung sino man yung mga naka-fiber dyan. Pakitulungan naman yung mga classmates ninyo na mag-build lang ng APK, and then you can upload. Saan mo pwedeng i-upload? Ako, I'm using the Google Drive. Sa Google Drive natin, okay, so Google Drive yan. Dito ko nilalagay. Na-upload ko sa Google Drive, and then yun. Pwede ko na siyang i-download. Actually, meron na dito yung drive. And installer. Doon yun. Phone gap. Ayan, ito, hindi pala nakikita dyan. Ayan. So, ulitin ko ulit yan. Pwede mong ilagay sa Google Drive. Ako, trinay ko na siya. Installer. Okay. Try lang natin na, i-delete ko lang to. I-install ko lang. Ito kasi siya. ZZZ kasi yung pangalan. Ayan, wala na. Google Drive. Ayan. And then, phone gap. Trinay ko na to kanina. Yan, yung Z. Ito. Yan. Package installer. Package installer yung kan. And then, install. Sa baba, may install. And then, install anyway. Then, open. So this app was built for an older version of Android and may not work properly. Try checking the update contact and so yeah. So try ko maglagay. So yung kon na to yung application na ginagamit ko, na-install ko na siya. Gumagana siya. Okay? Pakita ko lang itong app na to ang ginamit ko. You can change the icon if you want. Meron tayong mga kwan. Later on na yun, kung paano mag-change ng icon. What is important now is yung CRUD. Yan. Insert. Okay. Sorry, JSON. Okay siya. Gumana na. Yan. So, by the way, yung na-record natin, it is recorded using the OBS. So, nandito na yung call natin. And then, isi-save ko na lang siya, yung demonstration. And then, ilalagay ko sa YouTube kasi mas matipid sa data kapag nasa YouTube. Pag nasa call kasi, file lang siya, ida-download mo pa. Mas malaki sa data. Ayun lang. So, do you have any question, class? Class, do you have any question? Tulog na kayo, gutom na kayo, kumakain na kayo dyan. Wala pa, sir. Hindi narinig. Hindi daw narinig. Anyway, yung mga mahina yung internet na naglalag yung meeting natin. Don't worry. Yun, nakasave naman dito and then i-upload ko na. Hindi ko na nirecord dito sa Google Meet. Why? Kasi ang ginamit ko is the OBS to record. Okay, so yun lang. I-upload ko na and then i-try nyo na agad. Okay?
By the way, in our Google Classroom, hindi ako nakapag-upload last week kasi na-reformat yung laptop ko. Ni-retrieve ko pa yung mga projects. So hindi ko na ano dito. Buti nga nahihabol ko ngayon, Tuesday. Group 1. Buti na ihabol ko ngayon yung ano. Ayan, yung visor lang. So ngayong week 5. So yeah. So yung ngayong week 5 i-upload ko na lang, okay? Yung pag-build ng APK, try nyo na, wala pa yung design. Magbibigay yung design niya, madali lang, yung HTML lang naman in cascading style, alam niyo na yun. Natalis, do you have any question about the design ng form using the cascading style? None so far. Okay, so wala nang question. Sir. Makabitas. Same lang ba yung CLI tsaka yung desktop, sir? Oh, pareho lang sila. Parehas lang sila ng ano, ng mga oh, pareho din. Ng mga pipindutin doon. Oh, pareho lang sila. Kapag kun kasi pag wala kasi dito yung phone cap desktop ko. Yung phone cap desktop ko same din lang. Pagka-create mo, gagawa din siya ng ganito. But later on, ituturo ko naman kung paano maglagay ng mga plugins in case na kulang. Ayan, Cordova. But later on na yan, hindi pa natin kailangan ng Cordova for this activity. Yung Cordova kasi yung para sa camera, Bluetooth, file transfer, yan. But later on na yan. Ayan, nakagawa na rin ako ng camera application, so ready na yun yung next ko na ituturo sa inyo. Yung SMS, sinusubukan ko pa. Okay, sinusubukan ko pa yung SMS. Paano i-connect dun sa SIM card? Yun lang. So, any question? Class, any question? Kasi gutom na ako. Gutom na ako. Lunch. Nan, sir. Nan? Okay, so, yun lang. I-wait nyo lang na i-upload. Kahit na tayo, sir. Oo nga. Yun lang. I-upload ko na agad yung video. So, wait lang. I-stop ko lang siya. Okay, so, if you don't... Wait. Talagang maganda na may ending. Okay, so if you don't have any questions, so see you next meeting.